Abawalan, wag siya. Mahal ko siya. Pag sabi yung pagpumasok sa puso ni Numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Soul yun. Emotions yun. Diba? Lalo sa mga kabataan, sa mga nasa maling relasyon. Diba? Soul yun. Soul po yun. Amen? Yan yung mga soul focus. Sinful. Meron pa, ayan yung mga walang pagpapasak. Sige, ano, Kat, pakibasa. Flesh pa rin siya. Walang pagpapasakop, may sariling deadline, aray. Pag gusto sumunod, susunod. Pag ayaw, ayaw. Rebelde. Ayan. So, si, by the way, at kaya sa ano natin, sige dito ka lang, Michelle. Ayan. So, siya, si Flesh, bulong lang siya ng bulong. Siya, lang, siya yung masusunod. Ito tayo. Naintindihan, siya ang masusunod. Kung sino yung pipiliin niya sa dalawa. So, sino dito ang madalas sumunod kay Flesh? Ano sabi? Walang pagpapasakop. Sabi ni leader, mag-submit ng balasik score Sabado bago mag-alas 4. Very good. Diba? Ano pa? Sabi ni leader, ano pa yung mga pinapagawa sa atin? Mag-send ng insight. May sariling deadline. Mag-send ng natutunan. Ano yung natutunan mo? Nag-rewatch. May sariling deadline. Ayan. Umaten ng physical. May mga ano. Kaya nandito kayo eh. Ano pa? Mga spirito. Ayan. Yung mga umaten ng physical hanggang ngayon, nasa online pa din. Diba? Yung mga inuutos na yan. Ano tayo? Rebelde. Ano yung mga rebelde? Hindi sumusunod. Bakit? Will natin eh. Sarili natin yun eh. Diba po? Naintindihan? Andiyan pa ba kayo? Di na kayo nagsasalita. Di na kayo nag-amen. Sino mong ano? Gusto magpabago? Amen. Sino ayaw maging soul focus? Amen. Ayan. Ano yan? Nakalagay dyan. Sa spirit na tayo. Spirit. Sumusunod kapag direktang nasa word of God. Pag wala, sarili pa rin ang sinusunod. Natural. Ayan. So, nag-gets ba natin yan? Ito naman yung mga taong sinasabi, yung Holy Spirit, yes, nagsispeak siya. Pero, pag halimbawa, wala naman sa Bible, hindi siya, ano, sarili niya yung sinusunod niya. May mga bagay na wala sa Bible. Tama po. Bayan yung akong example, mga bagay na wala sa Bible. Mobile games. Ayan, ano pa? And even yung mga major decision. Magkukwit ka ba sa trabaho mo? Lilipat ka ba? San ka titira? Diba? Yung mga ganong bagay, anong magiging work mo? Sa ano yung course mo? Ano yung paano mo haharapin yung mga sitwasyon na ganito? Tama po? Yung mga normal, not natural. Ayan. So, pag ang isang tao ay soul focus, hindi na siya nagpe-pray. Kung ano yung tingin niyang maganda, okay na yan. Maganda to. Madaming benefits. Mataas sahod. Yes. Maganda to. Mukhang maganda to. Para sa'yo. Para sa soul mo. Naiintindihan po, malalim na to, naarok nyo pa ba? Sinong nakakaarok? Magsabi ng amen. Amen. Kasi pag spirit focus tayo, nagpe-pray ka. Amen. Hindi mo agad nagde-desisyon. Dinadaan mo sa prayer. Even sa paghahayo, pag-consolidate, ano yung saan ka pupunta, ano sasabihin mo, anong gagawin mo. Even ako as minister, ang dami kong pwedeng sabihin sa inyo, ang dami kong message na pwedeng gawin. Pero if we are spirit-focused, we pray. Amen. We ask God for His will. Amen. Inaalam, Lord, ano yung will mo? Not my will, but yours be done. Amen? Ganun yung mga spirit focus. Alam mo bakit mali-mali ka ng desisyon? Puro ka ikaw. Puro will mo yung sinusunod mo. Hindi ka lumalapit kay Lord. Kaya ganyan ang buhay mo. Bakit ganyan ang gulo-gulo? Puro will mo kasi. Just ngayon, kung may kinakausap si Lord, lumapit ka sa Panginoon, manalangin ka, lumuhod ka. Kung kailangan mag-fasting ka, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? San mo gustong dalhin? You know my future, I don't. Your ways are higher than my ways, your thoughts are higher than my thoughts. Lord, help me. Pag-pray natin. Amen po. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen.
Amen. Okay. Kaya pa, kaya pa. Okay, letter C. Ito na. Maraming tatamaan dito. Emotions. Okay, flesh. Nakadepende sa emosyon ang galaw ng buhay. Example, depressed, natatakot, happy, bitter. Madrama. Ayan. Ito yung mga taong madadrama. Nakabase sa emosyon kung ano yung magiging takbo ng buhay nila. Pag depressed sila, ano ginagawa ng mga depressed? Depende sa personality nga, di ba? Ano nangyayari sa mga depressed na D? Sa may mga D natin, paano kayo ma-depressed? Yan. Sana all. Oh, matatag yung mga ano, matatag yung mga D. Yung mga I, paano ma-depress yung mga I? Ha? Kumakain. Ayan. Okay, yung mga S yata yung maiimo, tsaka C. Ano, kinikim-kim eh, yung mga S. Anyway, so pag-depressed yung isang tao, ano yung ginagawa niya? Naapektuhan yung buong buhay niya. Pag ang isang tao, spirit-focused, kahit na, again, yung mga kalungkutan is normal. Amen? Pag namatayan ka, normal na malungkot ka. Pagka naghiwalay kayo, normal na masakit yun. Diba? Pag may mga nanakit sa'yo, normal lahat ng yun. Pero ang spirit focus, ginagawa mo pa rin yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Hindi ka nagkakasala. Hindi ka naghahanap ng sagot sa mundo o sa ibang tao. Sa Lord ka lumalapit. Yun yung spirit focus. Ngayon, tong mga taong to na soul focus, dinadamdam nila maigi. Pag depressed, depressed, left the group. Nawawala yan. Kinakalimutan ng lahat. Kapag depressed, pag bitter, pag galit, lahat galit. Damay-damay lahat yan. Isa lang galit, buong pamilya, dinamay na. Diba? Ganyan yung mga emotional. Alam nyo, maraming balasik, pero emotional, nawawala sila sa Lord. Hindi nakadepende sa ano yan, sa score. Kundi kung paano tayo nagiging spirit-focused. Amen? Amen po. Nandyan po ba tayo? Amen? Pati yung masaya. Minsan sobrang saya. Paano naman pas yung sobrang saya? Sobrang saya sa mundo. Sobrang saya sa mga tao. Sobrang saya na nakalimutan na niya na may, ay, meron palang HSPM. Ay, may hayo pala ngayon. Sobrang saya. Ito rin ay hindi maganda. Naintindihan po. Nandyan po ba tayo? May kinakausap ba si Lord? Amen. Ito pa, sa spirit na tayo. Ito, mas malalim ulit. Sa mga malalim, taas nga yung, sa yung mga spirit na side, taas nga yung kamay sa mga nakakaintindi. Okay, good, good, very good. Ayan, okay. Sa mga ano kasi ito, matatagal ng Christian, mga lingkod na, ito nagagets nila yan. Ayan, spirit, sige po. Sumusunod kapag nararamdaman si Lord. Feeling puspos. Example, naiyak, kinilabutan, natumba. Kapag hindi, wala si Lord. Walang gana. Emotional. Ayan, sinong ganyan? Kapag ano, kapag, ano yun nga yung mga example niyan? Kapag naiyak, uy, naiyak, naiyak ako. Susunod na ako kay Lord kasi naiyak ako. Diba? Pero pag mga kalagitnaan na, wala na. Wala na. Pag wala nang tumba-tumba, wala nang iyak-iyak. Oh, daming tumatawa, daming nakarelate. Diba? Wala nang emotional. Wala nang emotions. Wala nang gana. Anong gagawin yan? Kailan ba next encounter? Kailan next re-encounter? Ang tagal naman maggawain kasi gusto nila yung emotions. Gusto nila na yung nararamdaman, feel na feel nila, gusto nila yun. Diba? Okay? Diyan pa ba kayo? Kapag spirit focus, hindi nakadepende sa nararamdaman ang pag-seek o pagsunod sa Lord. Naramdaman mo man ng emotion, emotions, na emotions mo or hindi, susunod ka pa din. Amen? Naramdaman mo lang yung tangible presence ni Lord o hindi, that's good naman, ha? We seek, hinahanap din natin yun, gusto natin yun, pero hindi tayo nakadepende doon. Amen? Na kahit na a-attend ka, wala kang naramdaman, a-attend ka pa rin next week.
Amen? Kahit na nagde-devotion ka, wala ka naramdaman, magde-devotion ka pa rin. Amen? Kasi ang sinisik mo ang Panginoon, hindi yung emosyon mo. Hindi yung kilig, hindi yung saya, hindi yung iyak, hindi yun ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo yung Espiritu ng Diyos. Ang hinahanap mo yung Holy Spirit. Ang hinahanap mo yung mismong person of God. Yung hinahanap mo, lumuluhod ka, hindi dahil ang ganda ng kanta. Lumuluhod ka dahil nakikita mo na deserve ng Panginoon yun. Amen. Hindi, that doesn't depend on our emotions. Amen po. Pumapalakpak ka, hindi dahil ang ganda ng beat. Diba? Tumataas yung kamay mo, hindi dahil high worship na. Diba? Pero ginagawa mo yun dahil deserve ni Jesus yun. Amen po ba? Amen. Sige, papalakpakan po natin ang Panginoon. Papalakpak ka, hindi dahil masaya ka o nagagandahan ka sa message, pero dahil deserve ni Jesus yun. Amen po. Amen. Mag-amen ka, hindi dahil maganda yung sinasabi ni Pastora, pero dahil word of God yun. Amen. Amen po ba? Amen. Let's stop being soul-focused. Amen. Amen. Tigilan na natin to. Kasi gaganon-ganon tayo. Ano, gaganon-ganon lang. Hindi naman laging ganon eh. Di ba po? Diyan na ba tayo natatapos? Ay, meron pa pala. Sorry. Gusto niyo pa ba? Yes. Okay, next. Kayo pa. Next. Personality. Yan na yung personality. Kapit po tayo sa lahat ng mga. Okay, flesh. Paano nadadaan, paano nagiging soul-focused ang mga disc? So, ang bawat disc po may kahinaan, no? May strength sila, pero for the sake of this message, pag-uusapan natin yung kahinaan. Okay, so gusto ko malaman kung alam nyo yung mga personality nyo. So, tingnan nga natin. Ha? Ah, naiba na. Okay, so based dun sa mga sinabi natin kanina, yung D, yung mga mainitin ng ulo niyan, mga mag-goals yan, mga gusto niya shy na susunod, ganyan. Yung ay, yun yung mga masiyahin, gusto niya masaya lang, ganyan. Letter S, yung mga mababait lang, tahimik lang sa gilid-gilid. Loyal, yes. Ang mga C, mga perfectionist, gusto niya in order lahat. Kailangan maayos, malinis, masinop, ganyan. Okay, sino yung mga D? Taas kamay. Gusto kong malaman kung alam nyo, yung mga hindi magtataas ng kamay eh. Sige, tayo. Malalaman ko kung tayo tayo, yung mga D. Malalaman ko sino yung nakaupo. Sige, tayo. Sino yung mga D? Sige po, let's all. Okay lang yan. Lahat tayo may wala kang personality. Baka mumu ka. Diba, D? Okay, D. Taas tayo, mga D. Actually, kaming mga pastors, D po kami. Ayan. D, andyan ba yung mga D? Okay. Next naman, sino yung mga I? Hindi, tayo lang kayo. Manatili lang tayo nakatayo. Para malalaman ko kung sino yung nakaupo. Kaya lahat tatayo. Yung mga nasa online, kala nyo, hindi kayo kasali, ha? Type nyo kung ano yung alam nyo yung personality nyo. Okay, letter I. Tayo yung mga letter I. Mga masiyahin. Gusto laging masaya. Pag hindi na masaya, ayaw na. By the way, de merong higher. By the way, ano yan, minsan ganun tayo, pero meron, yun yung pinaka-pinaka mo. Pinaka-pinaka mo, ganun ka. Ay, okay. Oh, mukhang sa S, maraming tatayo. Ayan, sa S tayo. Tayo tayo. Huwag kayo upo, huwag upo. Armaine, tayo ka lang. Ayan, huwag upo. Malalaman natin yung mga hindi tumatayo. Oh, daming S, di ba? Sabi sa'yo, madaming S eh. Okay, and letter C, yung mga C. Ayan, tayo po yung mga C. Malalaman ko yung hindi tumayo, ah. Ayan, hindi nyo pa alam kung ano yun sa inyo. Patulungan na lang sila, ayan, para alam nila. Ha? Ay, wala si Judy. Ah, members kayo ni Judy. Ah, co-teachers. Wow, kahit wala si Judy. Praise God. Ayan, thank you sa buhay nyo. Oh, makitayo na lang kayo. Para kasali kayo. Ay, Rayson, tsaka ano, Joy, ano sa inyo? Jaira, ano sa iyo? Ayan. Tito Fedi, Tita Neng, ayan. Dapat. Tatay Toto, ano po yung sa inyo? Ah, S. O, sige, upo na tayo. Very good. Ayan. Okay, so alam na natin, ano? Okay, pabasa po. Sa lahat ng mga D. D, mainitin ang ulo, hindi marunong makinig kapag tinatama. Okay. Ayan po ba yung mga D natin? Balasik yan!
Pero ang init ng ulo, lagi na lang galit. Pag tinatama, hindi maitama, lagi siya tama. The end. Soul focus. Ano yung letter I? Asan yung mga I natin? Kapag masaya, kahit mali, kahit mali, ginagawa pa din hanggang sa simula lang. Ayan! Yung mga I, kahit na mali, gora lang, let's go! Diba? Wala naman, reunion naman eh. Kakanta na secular songs. Sige! Alam namang natutunan na sa encounter. Ano pa? Magpo-post pa. Maka-selfie pa yan. May bote. Ano pa? Hanggang sa simula lang. O ngayon, do not be soul focus. Ayoko na. Hanggang next week. Next week, wala na. Ayan, yun yung mga ay. Ayan, so, yun yung mga, huwag tayong magpadala. Amen? Pag nakikita natin yung sarili, huwag ka ng ganyan. Sabi mo sa katabi, huwag ka ng ganyan. Ano yung S? Konsentidor sa kapwa kahit na mali. Ayaw lumabas sa comfort zone. Eto na. Andiyan ba yung mga S natin? Nagiinuman sa bahay? Nagsusugal sa bahay? At okay lang yun! Ganyan yung mga S. Konsentidor. Kaya hindi madala-dala sa church. Diba? Eh, paano hinahayaan? May relasyon ng bata-bata pa lang nagre-relasyon. Okay lang. Pupunta pa sa bahay. Kahit mali. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Diba? Kabit. Sige lang. Okay lang. Diba? Yan po ay mga dapat hindi tayo ganyan. Do not be soul focused. Sino gusto magdala ng kapamilya niya sa Lord? Amen. Dapat sinasaway po natin sila. Amen. Di naman ibig sabihin aawayin mo eh. Sasabihan, mali yan. Nasa Bible yan. Ano pa? Ayaw lumabas sa comfort zone. Yan yung mga pinaghahayo. Ayaw maghayo. Pinagli-leader, ayaw mag-leader. Pinagko-consolidate, ayaw mag-consolidate. Nahihiya po ako eh. Hindi ko po kaya yan eh. Kayo na lang po. Ayaw lumabas sa comfort zone. Diba? Yan po yun. Dapat hindi tayo ganyan. Daming S dito. Dali, katabi natin. Dapat lumalabas na tayo sa comfort zone natin. Huling araw na. B. Tara na. Ayan. At kailangan, ay yung mga C na tayo. Sino yung mga C? Mag-amen nga po yung mga C. Amen. Ano yung kahinaan nila? Kailangan perfect muna ang lahat. Judgmental. Ang si po talaga ang mga judgmental. Madaming nakikita yung mga si na yan. Daming mata. Kahit kalit, liit ang balahibo. Kitang-kita nila lahat ng mga mali. Minsan hindi naman mali, pero para sa kanila nagiging mali kasi out of standard siya. Ganyan. So yung mga si, huwag tayong ganun. Ano? Minsan kasi nahahadlangan tayo kumilos. Ayoko na kasi may ganito. Ayoko na kumilos kasi may ganito. Ayoko pumunta dyan kasi may ganito. Amen? Sa mga si, nandyan po ba? Tsaka yung iba sa trabaho, yung masyadong choosy. Ayoko kasi may ganito. Ayoko may ganito. Hindi na nakapagtrabaho. Gusto magpatuloy sa pag-aaral. Eh kaso may ganito, hindi na akong mag-aaral. Gusto ko maglingkod sa church, kaso may ganito, hindi na akong maglilingkod. Ayan, sa kahinaan yun. May tinatamaan. Ayan. Okay, letter, ano na tayo? Sa spirit. Eto na, sa spirit. Bugbog na ba? Okay. Dinadaan ang personalidad sa church. O, letter D. Kapag buhay ang goal, masipag. Kapag hindi, tamad. Nandiyan ba yung mga D? Huy, may conquest!
Huy, may goal tayo once a week. Hayop, uy, kailangan 100%. Kapag nawala na sa 100%, lumalay, ayoko na yan. Kapag may goal na naman, masipag na naman yung mga D. Ah, natutuwa sila eh, tinatamaan sila. Ano pa, letter I. Kapag may event o bago, masaya. Kapag hindi, nawawala na. Ano ba yung mga I? Pag may encounter, pag may re-encounter, uy, anniversary, magpe-prepare na tayo, uy, may bago tayong events. Masaya sila niyan. Pero pag wala na, nawawala na rin sa church. Gusto lang nila, masaya. Gusto lang nila, masaya. Pero pag ganyan lang, ayoko na. At ang madumatin, huwag na tayo umatin. Ganyan, yan yung mga I. Ano pa? S. Kapag attend-attend lang, okay lang. Kapag pinagli-leader na o may pinagagawa na labas sa comfort zone, ayawan na. Ayan, sino ganyan? O basta ako attend-attend lang ako. Huwag muna ako pag-prayer for the nation. Huwag muna ako pagtatayt sa speaker. Hindi pa, ayoko muna mag-destiny class. Ayoko muna mag-destiny class, di ba? Huwag muna akong pagtuturuin agad ako sa harap. Okay na yung attend na lang ako. Ganyan, day watch. Okay na yan. Ayan. Dinadaan yung personality. Ano pa? Letter C. Kapag nakakaganap ng mga tasks, tuloy-tuloy. Kapag nag-fail, unti-unti nang nawawala. Ayan. Yan yung mga, pag may check. Uy, very good. Complete attendance ako. Yes, nagpa-participate ako sa ministry. Balasik ako. Pero pag nawala na sila sa ministry, absent na, ang dami kong failure, ang dami kong di nagaganapan sa Lord, nahiya na ako, nakukondem ako, ang dami kong kasalanan, hindi ko na-deserve, di na lang ako magme-ministry. Di na lang ako magbabalasik. Sorry, leader, hindi ko deserve na tawagin isang lingkod. Ganyan. Ganyan sila. Hindi sa inaano ko, pero yun yung emotions talaga nila. Totoo yun. Okay, ayan. So yun, nadadala natin siya. Pero pag spirit focus, sabay-sabay nga tayo magbasa. Kapag spirit focus, kahit na ano, parang personality, ay committed pa rin sa pag-ibod sa Diyos. Amen! Amen po! Kahit na ano pang ugali mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo, ano pang emotion mo, ano pang naiisip mo, Tuloy-tuloy lang, di ka nawawala, naglilingkod ka pa rin, love mo pa rin si Lord. Kasi ang focus mo yung spirit. Amen? Nag-gets po natin? So, ibig sabihin, ang soul focus, ganito siya, pero pag spirit focus, lahat ng sinasabi ni spirit sa kanya, kahit na ano pang iniisip ng mind niya, kahit anong gusto ng will niya, kahit anong gusto ng emotions niya, kahit anong gusto ng personality niya, kahit anong sabihin ni flesh sa kanya, si spirit pa rin yung susundin niya. Yun ang spirit focus. Amen. Sige po, thank you. Very good yung mga actresses natin. Pwede ba natin silang palakpakan? Sino gusto maging spirit focused? Amen! Anong gagawin natin? Next po, ano na ba yung mga nakalagay dyan? Ay, madami pa pala. Siguro, ayan, kasi time na. Ayan. Sige, yung video na lang. I-present natin yung video. Sige, tayo po tayong lahat. Bakit tayo dapat maging spirit-focused? Bakit hindi tayo pwedeng mag-stay dun sa pagiging soul-focused? Paki-play po yung video natin. Meron akong ipapanood sa inyo na video na isang dating witch. Ito yung pinapakinggan natin ngayon. At meron siyang isa sa mga confession bilang isang witch. Ngayon, Christian na siya. Ano yung confession niya na ginagawa nila bilang mga satanista? Pakinggan po natin ito. Okay na yun, okay na.
Thank you. Naiintindihan po natin. Amen. Hindi. She could read my star. And you know that my destiny is great. Ayun. Okay. So ito pa, explain natin. Yung mga sorcerers or mga witch, kaya nilang makita yung destiny ng isang tao. Kasi ang bawat tao pala ay may star. So yung star, in the spirit, bawat tao may star. At yung star na yon, kapag yung tao na yon ay maganda yung future niya, may maganda yung plano sa kanya ni Lord, may calling sa kanya si Lord, ang liwaliwanag nung star na yon. Kaya ang gagawin ng kaaway sa lahat ng mga maliliwanag, lalo yung star, ang gagawin niya, kukunin niya yung destiny nun. Marami siyang ways introduce natin sa mga susunod na gawain natin para makuha niya yung destiny ng tao na yon. Pero this is a wake-up call sa atin. Kaya niya tayo ginagawang soul-focused kasi gusto niyang kuhanin yung soul natin. Alam niyo po, kapag tayo ay sobrang tutok sa ating kaluluwa, gusto nating maging masaya yung isip natin, yung kalooban natin, yung emotions natin, yung personality natin. Alam nyo, the more na mawawala siya sa atin, yung soul natin. Pasadahan ko lang saglit ito. Bakit gusto ng kaaway na maging soul focus tayo? Number one, kapag pinahalagahan natin ito, mas lalo itong mawawala sa atin. So meron ako, may verse tayo dyan, pakibasa na lang. Mark 8:35 to 37. May tanong ako sa inyo. Sino sa inyo kaka-overthink, kakaisip ng kakaisip na wala ka kay Lord? Lalo kang na-torment. Lalo kang nagdusa, lalong sumakit yung ulo mo, lalo kang nawasak, di ba? Sa lahat ng mga emotions, masyado nating dinib-dib-dib yung mga pinagdadaanan natin or yung joy in the world, lalo na ini-enjoy natin. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Mas lalo kang na-depressed, mas lalo kang naging bitter, mas lalong nasira yung relationships natin. Tama po? Pag yung will natin, lagi natin, lalo siyang nawawala. Yung will natin, lagi nating sinusunod. Ano yung nangyayari? Nagiging masaya ka ba? May kinakausap si Lord ngayon. Lagi sarili mo yung sinusunod mo. Masaya ka ba? Yung personality natin, nagpapaka-D ka, nagpapaka-I, nagpapaka-S, nagpapaka-C, ayaw mong magbago. Ayaw mong weaknesses natin, i-overcome natin. Ayaw natin gawin yun. Ano mangyari? Masaya ka? Kumpleto ka ba? Do you feel fulfilled in life? Tingin mo ba nalalakaran mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Hindi naman po, di ba? Sa totoo lang, lalo siyang nawawala. Yan po yung ginagawa ng kaaway na kailangan nating makita. He is taking away our great destiny. Alam mo yun, dapat ngayon leader ka na. Dapat ngayon ang dami mong souls na nadadala kay Lord. Dapat ngayon mayaman ka na. Dapat ngayon blessed na yung buhay mo, maayos na kayong lahat. Pero dahil nagiging soul focus tayo, nawawala yung destiny ng Diyos para sa atin. Yung great destiny. Nakita po natin yun, we need to change. We need to be spirit-focused simula ngayon. Amen po. Ano pa po yung number two? Daanan lang natin. Dahil ang kaluluwa ay maaaring dumanas ng ikalawang kamatayan at mapunta sa impyerno. Hanggat nagiging soul-focused tayo, alam niyo kung saan mapupunta yung soul natin? Sa hell. Souls go to hell. Yung kaluluwa. Itong katawan natin, mamamatay siya. Pero yung kaluluwa na nasa loob natin, yung mind, will, emotion, and personality, saan yun pupunta? Sa hell. At yun ang gusto ng kaaway. Makasama tayo ng kaaway sa impyerno, magdusa habang buhay. Kaya pag nasa impyerno tayo, naiisip mo, nararamdaman mo, yung will mo, gustong-gusto mong makaalis, lahat ng yun, dama mo lahat sa impyerno. Kaya tayo naghahayo. Kaya tayo nag-share ng Word of God. Kaya sa mga in-invite, alam nyo, mag-thank you kayo sa nag-invite sa inyo. Kasi gusto nila kayong ma-save yung soul nyo, yung kaluluwa nyo. Amen? Sa ating lahat na
sa bakit tayo naghahayo sa church na to? Bakit ba sa church na yan? Ang daming ginagawa, di ba? Maghayo-hayo pa. Bakit ganyan sa church na yan? Bakit? Kasi ayaw natin na yung mga souls ay mapunta sa impyerno. Amen? Gusto nating i-save sila dahil namatay si Jesus Christ para sa kanila. At yun yung number three. Dahil namatay si Kristo para lang matubos ito. Alam niyo po, lahat tayo, I'm talking to the souls na lahat sa atin dito. Jesus died for you. Jesus died, namatay si Kristo para sa isip mo, namatay si Kristo para sa emotions mo, namatay si Kristo para sa will mo, namatay siya para sa personality mo, namatay siya para sa'yo, namatay siya para sa'yo, para maligtas ka, para hindi mapunta sa impyerno yung kaluluwa mo. Tinubos ka niya. Dapat lahat tayo pupunta sa impyerno. No, wag nating isipin, tagal ko na sa church, hindi na sa akin applicable yan. Alam ko na yan, hindi po. Every time we sin, every time nagiging soul focus tayo mga kapatid, every time nagkakasala tayo, nagiging candidate tayo ulit sa impyerno. Lahat ng kasalanan, ng kabayaran ay kamatayan. Lahat tayo. Pero Jesus died for our souls para hindi tayo mapunta doon. Amen. Jesus, I pray na makita natin kung gaano ka-valuable, gaano kahalaga yung kaluluwa mo. Kaya huwag mong hayaan na yung kaluluwa mo ay laging nakatutok sa sarili niyang gusto. Na laging puro isip, puro emotions, puro will, puro personality, huwag nating hayaan. Amen? Amen? Kasi namatay si Jesus. Oo, namatay si Jesus para sa Kanya. Pero ano yung dapat natin gawin? We should give our soul to Jesus. We should give our soul to Jesus. Yung kaluluwa natin, imbis na ipagamit natin sa kaaway, imbis na hayaan natin yung kaaway na galawin or sirain yung soul natin, ibigay natin kay Jesus. Meron po akong sasabihin sa inyo, pag wala kay Jesus ang buhay mo, automatic, kukunin niya ng kaaway. Walang nasa gitna. Tandaan niyo po, walang matitira, walang ipaglalaban mo yung soul mo mag-isa. Hindi po. Pagdating ng judgment day, dalawa lang yan. Nasaan yung kaluluwa mo? Na kay Jesus o na kay Satanas? Pag wala ka kay Jesus, nasa kaaway ka. Lilinawin ko lang. Kaya please, please po, please choose Jesus. Please choose Jesus. Na kay Jesus yung everlasting life. Na kay Jesus yung healing. Na kay Jesus yung eternal life. Alam mo yun, yung life. Yung masaya, yung walang luha, walang hirap. Yung blessed life, yung favor, yung presence ni Lord. Gusto mo ng present? Gusto mo na yung soul mo? Walang may peace lagi. Gusto mo yung soul mo laging happy? Gusto mo yung soul mo na okay lang lahat, na blessed lahat? Dito ka. Kay Jesus tayo. Mararanasan ng soul mo yung ganong klase na hinahanap mo forever. Amen. Kaya po yung awit natin ngayon, bless the Lord, O my soul. Alam niya yun, di ba? Yung bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Ngayon, yung soul natin, yung aawit kay Lord. Alam niyo, hindi basta, ano lang yun, lyrics, yung bless the Lord. Sinasabi niya sa sarili niya. Alam niyo ba yun? Makinig po tayong mabuti. Ang alam ko, si David is one of the people I know in the Bible na lagi niyang inuutusan yung soul niya. Kasi yung soul niya, maraming nararamdaman. Alam niyo si David, ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Yung biyanan niya, gusto siyang patayin. Alam mo yun? Tumataka siya. Yung anak niya, tiniraidor siya. Marami siyang nararamdaman. Marami siyang naiisip. Pero lagi niyang sinasabi sa sarili niya, bless the Lord, O my soul. Kahit anong naiisip mo, kahit anong nararamdaman mo, kahit anong gusto mo, pagpalain mo ang pangalan ng Panginoon. Bless the Lord, O my soul. And right now, pwedeng wala kang nararamdaman, pwedeng, alam mo yun, pero actually ngayon may nararamdaman ako, nararamdaman ko yung presence ng Lord sa lugar na to. Pero kung wala, okay lang yun.
itaas mo yung kamay mo, kumanta ka. Amen? Itaas mo yung tinig mo. Bakit? You command your soul to love the Lord. Amen? You command your soul, utusan mo yung soul mo to bless the Lord. Amen? Naniniwala ako na kapag ginawa natin ito, makakalaya ka sa pagiging soul-focused. Sino gustong lumaya sa pagiging soul-focused? Amen. Bago tayo umawit, humingi muna tayo ng tawad sa oras na ito. Sige po, Jesus, patawarin mo ako. Father God, Holy Spirit, patawarin niyo po ako kung nagiging soul-focused ako. Tulungan niyo po ako. There is freedom in Jesus. Mahirap siya, imposible siya, lalo na kapag ang tagal ng ganyan ka. Pero walang imposible sa Panginoon. Whom the Son sets free is free indeed. Sige po, sa oras na to, kung gusto mong makalaya sa pagiging soul-focused, itaas mo lang ang iyong mga kamay. Panginoong Jesus, tulungan mo ako, palayain mo ako sa oras na ito sa pagiging soul-focused. Inaangkin ko na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaluluwa. Inaangkin ko at tinatanggap ko na ikaw ay ang dugo mo ay tumanak para maging malinis ang aking kaluluwa, para matubos ang kaluluwa ko sa impyerno. Sa oras pong ito, ibinibigay ko sa iyo ang kaluluwa ko. Sige po, sabihin natin yan. Alam nyo, yung mga satanista, they sold their soul to the devil. Pero right now, this is a call for every human soul na nakakarinig ng mensahe na to. Give your soul to Jesus. Give your soul to Jesus. Sige po, lahat tayo na kinakausap ng Panginoon, Lord, I give my soul to you. I surrender my soul to you. I surrender my mind, my emotions, my will, my personality. I surrender my soul to you. Hallelujah! Ikaw po ang masunod sa buhay ko. Dahil alam ko na nasa iyo ang eternal life, nasa iyo ang totoong buhay, nasa iyo ang abundant life, because you created us for you, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, sa lahat, sa oras na to, again, hindi tayo magiging emotional. Yung iba sa inyo maiiyak ngayon. Yung iba sa inyo, mararamdaman mo yung pagkilos ni Lord. Pero yung iba sa inyo, hindi rin. Pero sa kabila ng to, have faith. Manampalataya ka na sa oras na to ay pinalaya ka ng Panginoon. Dahil yun ang sinasabi ng salita niya, whom the Son sets free is free indeed. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Thank you for the freedom, Jesus Christ. Thank you, O God, na hindi mo na kami ginagawang emotional. Thank you, Lord. Sa oras na to, we will bless the Lord. Hallelujah. We will bless the Lord. Doon tayo sa second verse. Sabi doon sa second verse, you're rich in love and you're... Bakit natin i-bless ang ating Panginoon? Because He is rich in love. Amen? Naramdaman ba natin yung pag-ibig ni Lord ngayon? May kilabot man, may iyak man, o wala, I believe that you have felt the love of God ngayon. Yung forgiveness niya, yung second chance, amen? And you're slow to anger. Pwede namang, ikaw slow focus ka. Di ba? Patayin na kita eh, di ba? Hindi ka na nagtanda. Pero hindi. Di ba? He is slow to anger. Amen? Ano po yung sabi? Your name is great, the Jesus, the name above every name. He's the name above all names. Siya yung name na lahat ng mga demonyo ay lumuluhod. Amen? And your heart is kind. Napakabuti ng Diyos sa atin. Pero yung hanggang ngayon, buhay pa tayo. Kahit na puro tayo soul, puro tayo body, pero buhay pa. Yes, thank you. All glory to God. Amen. All glory to God. Ano po yung nakalagay dyan? For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. 10,000. Ang dami, daming reason to bless the name of the Lord. Amen. Amen.
Amen. Amen. So right now, let our soul sing. Bless the Lord, oh my soul. Sige po, awitin natin. Bless the Lord, oh my soul. Sige po. Oh my soul. Come on. Let every soul arise in this place. My soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord sa mga nasa online. Let's worship the Lord with our soul. Diyos natin. Thank you, Lord. You're so true and good. Your name is great and your heart is kind. Thank you, Lord. All your goodness I will keep on singing. Yung worship team, pwede po bang pumanik? Worship team. For the last.
Alam ko OT na, no? Pero nililid lang ako, okay lang. Sino sa atin yung na-experience mo talagang mag-worship with your soul? Ano yung difference na yung soul, nag-worship ka in the soul kesa sa sarili mo lang, kesa sa papaka-emotional ka lang? Pero ano yung pinagkaiba ngayon na nag-worship ka with your soul? Sige po, testimony. Thank you. Noon po kasi, pag nakagawa ko ng mga kasalanan, hindi ako makapag-worship ng ayos. Dahil naaalala ko yung mga ginawang kasalanan. Pero dahil ngayon, inutusan ko talaga yung soul ko na kahit na ano sabihin ang kaaway sa oras na to, pinagpatuloy ko pa rin yung pag-worship. At napaka, ano talaga, sarap sa pakiramdam na mag-worship. Amen. Thank you, Rainy. Myrene? Talagang nakita ko sa kanta na sabi nga napakaraming 10 reasons yung mga Panginoon yung ginawa sa atin. Ano ka 10,000 reasons yung mga rason na mga ginawa niya kaysa sa mga kasalanan na ginagawa ko. Napakabuti ng Panginoon. Ang sarap magpuri sa Kanya. Talaga. Amen. Thank you, Myrene. Meron pa? Meron pa po? Ayan. Okay, sige. Thank you, ayan. I believe lahat po tayo ay may tinuro si Lord sa atin. Amen? Sino tinransform? Magsabi ng malakas na amen. Ang sarap, di ba? Ang sarap. Ang sarap na pinapakawalan yung soul natin kasi tayo ay binibless ni Lord. Amen? The more we lose our life for Him, the more we keep it. Amen. So sa oras na to, I just want to declare yung blessing ni Lord kasama na rin ng benediction. And by the way, sa mga gusto pong magpa-pray, may birthday, say happy birthday! Pasay! Ayan. Mga prayer requests, healing, ayan, pwede po tayong magpaiwan. Ayan, sa mga, ano po, sa mga nasa online, pwede po kayong mag-message. May prayer request kayo, message nyo lang po yung page natin. Sige po, sa oras na to, pag-pray ko lang po kayo, pwede tayong yumuko. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, na inalis nyo yung mata namin sa soul namin. And grabe, thank you for blessing us with your presence ngayong umagang ito, oh God. Lord, patuloy na malakaran po ng bawat isa to. I pray na, na yung mga pinalaya mo sa oras na to ay hindi na makabalik sa kanila yung gawa ng kaaway, yung pagbalik ulit sa pagiging soul focus in the name of Jesus. Lord, Holy Spirit, help them na malakaran nila yung pagiging spirit focus, Panginoon. At salamat, Lord, sa kindness mo, sa mercy mo, Lord God. I pray na hindi rin mawala sa kanila, Lord God, na ang pag-ibig mo sa kanila ay hindi kayang tapatan, Lord, yung mga kasalanan nila, Panginoon. They can always rely on you kapag sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pwede silang lumapit sa'yo, pwede silang humingi ng tulong sa'yo, pwede silang magpabago sa'yo in the name of Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. I bless them, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, taas natin ang ating kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan magmumula kay Jesucristo at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat.